أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أحمده وأشكره وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya, narinig niyo na ba na ang mga paratang patungkol sa mga kababaihan sa Islam na sila daw ay tinatanggalan ng karapatan, wala silang karapatan sa kanilang mga asawa, walang karapatan sa pag-aaral, kailangan doon lang sila sa bahay, kailangan inaapi sila, kailangan sunod-sunuran sila, kailangan kung ano lang yung sinabi ng kanilang mga asawa ay yun lang dapat ang kanilang sundin, at bakit daw mayroon silang pagkakaiba ng karapatan sa mga kalalakihan, kung bakit naman hanggang ngayon ay nagkakaroon din ng mga grupo o nagkakaroon din ng mga itinatalaga ng mga walang sapat na kaalaman patungkol sa Islam na gusto nilang magkaroon ng equal rights the women to the Muslims, na sinasabi nila, kinukonsidered nila ng Islam ang mga kababaihan daw ay tunay na sila ay tinatanggalan ng karapatan at naaapi. Itong mga ito, mga kapatid, ito yung mga sinasabi nating syubuhat, mga sinasabi nating mga maling pananaw paratang sa mga kababaihan sa Islam. Dahil kung tutuusin, walang relihiyon sa buong mundo na makikita mo kung gaano binigyan ng kahalaga, gaano binigyan ng kaimportansya ang mga kababaihan sa Islam. Subhanallah. Mga kapatid, sa Quran, kung ito ay ating pag-uusapan, mayroon tayong makikita ng mga patungkol sa babae. Isang kabanata na chapter, kung tawagin Suratun Nisa. Kahalagaan ito, kaimportantehan ito, pagmamahal ito at pag-aaruga ng sinumang tunay na Muslim na mananampalataya sa turo ng kanyang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na silang mga kababaihan, ang ating mga ina, ang ating mga kapatid na babae, ang ating mga anak at asawa, na sila'y binigyan importansya ng ating reliyong Islam na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Bago pa man itong mga kapatid, itong sinasabi natin mga usapin sa mga kababaihan sa Islam, ano ang mga kasaysayan patungkol sa mga kababaihan nung hindi pa dumating ang Islam? Ayon sa mga Romano, ayon sa mga Grego, ang mga paniniwala nila, sa mga Hudyo dati, sila naniniwala na ang mga kababaihan, sila ay marumi dahil mayroon silang buwanan na dumarating sa kanila. Sa mga Indiano din, sa kanilang mga paniniwala, sila ay walak silang karapatan pag namatay ang kanilang asawa na magkaroon sila ng mga sinasabi nating mga sinisingil na karapatan o sinasabi nating mga earth, na ibig sabihin ay ang mga naiwan ng kanilang mga asawa. Ganun din ang mga Grego, tinuturing sila na sila ay sagabal, sila ay hindi mabuti at marumi sa sambayanan nila. Ganun din po ang mga Chino, na ginagawang minamaltrato na para silang mga utos-utusan, at pwede pag nagkaanak ka sa kanila iibibigay ito sa ibang mga kalalakihan. Ganon din po ang mga Arabo. Mga kapatid, ang mga Arabo, bago pa dumating ang mahal nating propeta alayhi salatu wasalam, ay mayroon din sa kanila na isang kahihiyan sa kanilang lahi, na kung napapabalita sa kanila na ang kanilang asawa ay nanganak ng isang babaeng bata, sila ay namumula, sila ay nahihiya, at hindi nila maipaliwanag na ito ay isa sa kanila sa mga hindi magandang bigay sa kanila ng Diyos, na magkaroon sila ng isang babae na anak. Subhanallah, mga kapatid, ang Islam dumating para bigyang importansya ang pagmamahal ng mga kababaihan sa Islam. Kung makikita natin, mga kapatid, sa kapanahunan na sino itong ina ng isang propeta, na itong propetang ito ay si Isa, na mayroon din siyang sinasabi, mayroon tayong pinapaniwalaan at sinasabi na isang kabanata patungkol sa kanya,
nas ito ay sinasabing Suratul Maryam, kabanata bilang pagbigay ng dangal, pagpuri sa isang babae na matakutin sa Allah. Pagbigay puri sa isang babae na siya ay masunurin sa Allah, si Maria na anak ni Imran. Makikita din natin mga kapatid ang patungkol sa sinasabi natin na ina ni Propeta Musa alayhi salatu wasalam na kanyang pag-aalaga sa kanyang anak na si Musa nung ipinapapatay ni Firaun ng mga bata sa sanggol sa oras na yaon. Pero nandoon pa rin yung door, the rule of a mother to his, sinasabi to her, the son na si Musa, na nandoon din at hindi maiwasan ang kapatid na babae ni Musa na kung saan siya ang naggabay hanggang ito ay dumating sa bahay ni Firaun, na hanggang lumaki si Musa alayhi salatu wasalam sa kabahayan na sinasabi nating kingdom na pinapatinirahan ni Firaun at ang kanyang asawa na si Asia. Makikita din natin mga kapatid, sino itong babae, na mismo itong babae na ito ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa hadith na sahih na riwaya na ya Muhammad, pupunta ka sa iyong asawa, na ito si Khadija, balighu salami alay. Dumating si Jibril kay Propeta Muhammad, ya Muhammad, iparating kay Khadija bintu Khuwailid ng Allah, ang Panginoon ng Sanlibutan, ay nagpaparating ng kanyang salam sa kanya. Babae, asawa ng propeta, na nagbigay ang salam ang lahat ng lumika ng sa katauhan. Dito rin makikita natin mga kapatid ang isa sa mga asawa ng propeta alayhi salatu wasalam na si Aisha. Na si Aisha radhiyallahu anha, bumaba ang isang sura patungkol sa Suratul Ifq, o sinasabi nating ayat minal ifq, sa maling paratang sa isang kababaihan sa Islam sa pagmamaliit ng kanyang puri, na mismo si Aisha ang kanyang paniniwala, ang Allah ang tunay na magbibigay ng liwanag at pangkatotohanan sa mga maling paratang na dumating sa kanya, bumaba ang sura patungkol sa kanya. Bumaba ang sinasabing nating mga aya patungkol sa ayat ng if sa maling paratang sa isang mga kababaihan. Ganun din mga kapatid ang sinasabi natin sa isang sa mga asawa ng propeta alayhi salatu wasalam, si Ummu Salama, isang babae sa Islam na kung saan siya mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, pinaniwalaan niya, sinunod niya ang payo ng kanyang asawa noong siya ay may pagsubok dumating doon sa usapin patungkol sa Hudaybiyah, na hindi siya pinaniwalaan o hindi sumunod ang kanyang mga sahaba at ang sinabi ni Ummu Salama, ya Muhammad, gawin mo, kung sila ay hindi sumunod sa sinasabi mo, magpakalbo sila, ikaw mismo simulan mo magpakalbo. Kinaumagahan lahat sila nagpakalbo dahil sa payo ng kanyang asawa na sinunod niya, na ito ay isa sa mga daur, the rule of a woman in Islam. Ganun din si Fatima radiyallahu anha, isa sa mga anak na babae ni Propeta alayhi salatu wasalam, na mayroon din siyang nagawa sa sinasabing kasaysayan, layunin patungkol sa Islam. Mga kapatid, itong sinasabi natin na mga maling paratang o pang-aapi sa mga kababaihan sa Islam, hindi po ito totoo. Dahil ang katotohanan, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa Quran, ba'da a'udhu billahi minashaitanir rajim, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja. Ang ibig sabihin ng aya na ito sa Suratul Baqarah, mga kapatid, ya'um sila, mga kababaihan, ay katulad ng karapatan na sila ay dapat pakitunguhan ng mabuti. Subhanallah, pakikitunguhan sila ng mabuti. Sino ang makikitungo sa kanila ng mga mabuti? Ang mga kalalakihan, ang kanilang mga kapatid, ang kanilang ama, at lalong-lalo na ang kanilang mga asawa. Alayhinna bil ma'rufi daraja. Sabi rin mga kapatid sa Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'a, wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pakitunguhan sila, O Muhammad, o kayo na mga mananampalataya na tunay na nanunumbalik sa Allah. Sino ang tinutukoy dito? Ang mga kababaihan sa Islam. Bil ma'ruf, pakitunguhan ng magandang pag-uugali. Pakitunguhan sila ng awa, pag-aaruga sa kanila at pag-intindi sa kanila.
At kung may mga bagay man o mga sinasabing katangian na ito hindi nyo nagugustuhan sa kanila, faasa antakrahu shay'a. At kung ito ay kung hindi nyo ito gusto sa kanila, maaaring ito ay isang instrumento na gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gagawin niya itong mabuti sa kanila. Wayaj'alallahu fi khairan kathira. Nang ibig sabihin dito mga kapatid, lalo itong pagbubuti ng Allah sa kanila kung ganun tayo mismo ay magtitimpi sa kanila. Bakit mga kapatid? Ang mga kababaihan sa Islam, pinapaniwalaan natin na nilikha sila sa tadyang natin. Sa tadyang ni Adam alayhi salatu wasalam. Hinilikha malapit sa puso. Hindi sila nilikha na malapit doon sa sinasabi natin baba o tinatapakan sila. Hindi rin sa taas. Saan parting katawan? Sa puso, para sila ay mahalin, respetuhin, at para din sila ay pag-aalagaan. Bakit mga kapatid? Patungkol sa mga anak sa kababaihan sa Islam, ang mahal nating propeta alayhi salatu wasalam, fima ma'anal hadith na sinabi niya, kung sino ang magkaroon ng dalawang anak na magtimpi siya sa kanila at alagaan ito ng mabuti, huwa wa ana lahu mithlu fil janna. Ang propeta alayhi salatu wasalam ay nagsabi, siya yung nag-alaga, nagtimpi sa karoon ng dalawang anak, ako at siya ay kasama ko sa paraiso. Allahu Akbar. Saan ito matatagpuan mga kapatid? Sa relihiyon ng Islam. Patungkol naman sa iyong asawa, ano ang sinabi ng mahal nating propeta alayhi salatu wasalam? Mga kapatid, sinabi niya, lahat kayo walang pinakamabuti maliban kung sino ang tunay na pinakamabuting pag-uugali. Laysa hunaka fi khairun minkum illa man huwa khairun fi nisa'ihim aw kama qala alayhi salatu wasalam. Ang hadith ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na there is none amongst you who is the best in character except those who are the best in character toward their wives. So mga kapatid, ang mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam doon mismo sa khutbatul wida, sa kanyang huling mga kapanahunan sa kanyang pag-hajj, sinabi niya doon sa khutbatul wida, o kayo na mga tao, katotohanan, kayo ay may karapatan sa mga kababaihan at gayon din sila, walahunna hukukun alaykum, na mayroon din silang karapatan sa inyo. At pag sila ay sumunod sa inyong mga kagustuhan, kailangan nararapat lang na sila ay pakitunguan ng mabuti at alalahanin na sila ay pinakasalan ninyo mula sa kanilang mga magulang sa paghingin ng palad nila sa kanilang ama. Bilang ito ay isang tanda na ito ay amana, tiwala ng Allah sa inyo, alagaan, pakitunguan, respetuhin at mahalin sila. Subhanallah. At pag sila ay sumunod sa inyo, ito yung mga karapatan ng mga kababaihan sa Islam, mga kapatid. Sila, wat'imhunna idha at'amtum, ibig sabihin pag sila, pag kayo ay kumakain, pakainin sila. Obligado ng isang asawa alagaan at pakainin ng kanyang asawa, nang ibig sabihin to provide the needs of the wife. Pangalawa, sinasabi dito, kung kayo ay bigyan sila ng kanilang mga damit, at huwag silang pagsabihan ng mga salitang masama na ito ay magkakaroon ng sama ng loob sa kanila. Dahil kailangan pakitunguhan ng mabuting salita sa kanila, ito ang pinag-uutos ng Allah, ipinag-uutos ng mahal nating propeta alayhi salatu wasalam. Tama mga kapatid, kung minsan isang nagiging pagsubok sa atin ng ating mga asawa, pero kung sino yung tunay na matimpi sa kanya, at tignan natin yung aspeto na mabuti sa kanila, huwag kung ano yung mga masama sa kanila, dahil alam natin, batid natin, na walang perfecto sa Islam. Ang mga kababaihan patungkol sa asawa, patungkol sa ina mga kapatid, ano ang patungkol sa ina? Ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagsabi sa Quran na sila ay pinagbuntis ang kanilang mga anak sa sinapupunan, sa pagbubuntis na ito sa kanilang paghihirap, bilang dapat sila ay pakitunguhan. Wawasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummu wahna. Aming pinagsabihan, pinagtagubilinan at aming ipinag-utos, sino? Sa mga anak, sa mga kalalakihan, na pakitunguhan ng mabuti ang kanilang mga magulang, lalo-lalo na ang ina. Ayon sa hadith ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamu ummahat.
Ang paraiso natin, mga kalalakihan, saan? Depende ito doon sa paan ng ating mga magulang. Lalong-lalo na sa ating mga ina. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dumating ang isang sahaba sa kanya na, "Ya Rasulullah, sino ang dapat kong pakitunguhan ng mabuti dito sa mundong ito?" "Ummuk," kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "ang iyong ina." "Thumma man, ya Rasulullah?" "Sino pa pagkatapos ng akin na?" "Thumma ummuk," ang iyong ina. Pangatlo, "Thumma ummuk," ang iyong ina. Pang-apat lamang, mga kapatid, ang ating ama. Bakit ito in-emphasize ng propeta alayhi salatu wasalam? Kung ating tutuusin, mga kapatid, walang kabayaran sa paghihirap, pag-aaruga at pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Mga kapatid, itong sinasabi natin patungkol sa mga kababaihan sa Islam. Binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng importansya at binigyan sila ng mga karapatan. Alam ba natin, mga kapatid, sa mga sinasabi nilang mga maling paratang o maling pananaw sa mga kababaihan sa Islam na sila daw ay ginagawang mga alipin, wala tayong sinasabing ginagawa silang mga alipin. Dahil dito sa hadith ng Bahalat ng Propeta, sinasabi niya, kung sino ang tunay na pinakamabuti sa inyo ay kung sino yung tunay na pinakamabuti sa kanilang mga asawa. Makikita natin, mga kapatid, dito sa sinasabi natin na ang mga kababaihan sa Islam, kung paano natin sila itrato, kung paano tayo sa kanila makipag-ugnayan. Dahil yun ang pinakamalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sila ay marupok at mahina at nilika na dito siyang iadan, na kung saan dapat sila ibahalin at arugaan. Dito rin, mga kapatid, magbigay tayo ng ilang mga pakwento patungkol sa mga kung baano ito naging importante. Ang mga kababaihan sa Islam, isipin nyo, ang babae sa Islam, hindi niya karapatan na siya ay magbigay ng sustento sa kanyang pamilya, bagkus ang lalaki ang magpapakain sa kanya at magpapadamit sa kanya. Aalagaan siya. Bakit? Bago mo siya pakasalan, magbibigay ka ng dori bilang tanda ng pagmamahal at respeto sa kanya, na hindi ang sinasabi nating binibili ang mga kababaihan sa Islam. Para yung pagbigay mo na yun, na dori na yun, na nangangahulugan na simbolo ng kanyang pagkaimportantes, ng kanyang mga pagmamahal sa kanya, bilang pagbigay sa kanya ng sinasabi nating duri. Mga kapatid, nakakamangha. Ang isa sa mga kababaihan sa Islam na sinasabi natin na mismo ang aya, verso na ito, itong sura na ito sa unang sura na sinasabi nating Suratul Mujadala, ibinaba ang sura na ito dahil patungkol sa isang babae na ordinaryo. Hindi siya asawa ng propeta, hindi siya asawa ng kahit sinumang sinasabi natin, bagkus isang ordinaryong babae na mismo ang Allah nagbigay ng pahalaga patungkol sa kanya. Sinong babaeng ito, mga kapatid? Ito si Khawla bintu Khuwailid. At ayon sa mga ibang mga tafsir ng mga aya, sinasabi dito sa tafsir Ibn Kathir at Tabari, at sinasabi rin sa mga ibang tafsir, itong babae ito, bijama o biittifaq al-ulama, siya si Khawla bint Tha'labah. Isang babae na ang asawa niya ay si Aus ibn Samit, na minsan sa kanilang buhay tumanda na sila. Dumating si Aus at sinabi niya sa kanyang asawa na mayroon silang hidwaan na hindi pinagkaunawaan, "Anta kadahri ummi, ikaw o aking asawa na Khawla, katulad ka ng likod ng aking ina." Nang ibig sabihin noon ay ibig sabihin na ikaw ay haram na sa akin, na tayo ay magsisiping pa o magiging asawa na kita. Dahil haram sa Islam na magkaroon tayo na sinasabi natin na ikaw ay katulad ng aking ina, o pag-iingatan natin na tayo ay makapagsalita ng mga bagay na hindi naaayon sa Islam, na sasabihin mong ikaw ay anti-talik o hindi kaya ikaw ay hiniwalayan ko. Ganon ka-importante ang isang babae sa Islam. Hindi basta-basta tayo magsasalita ng mga salitang salita na ito ay hindi kalulugdan ng Allah at kinalugdan ng mahal ating propeta alayhi salatu wasalam. Ano nangyari dito kay Khawla? Nung nangyari yun, kinabukasan, ilang oras, bumalik ang kanyang asawa na si Aus. Nung lumapit si Aus, sinabi itong babae na ito na may dangal, may pananampalataya sa Allah, "Fawallahi biyadi binafsi, ako'y sumusumpa sa Allah na siya ang may control dito sa aking buhay. Sumusumpa ako, hindi kailanman ikaw ay lalapit sa akin. Dahil hindi ko nagustuhan ang mga pilantik na sinabi mo patungkol sa akin na ako ay katsing tulad ng iyong ina, hanggat ako ay hindi dumating sa propeta alayhi salatu wasalam at sabihin ko itong sinabi mo sa akin," hanggang dumating siya sa propeta alayhi salatu wasalam.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Suratul Mujadala, A'udhu billahi minashaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad samiyallahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah, Wallahu yasma'u tahawarukuma, Innallaha samiyun basir. Allahu Akbar, mga kapatid, ang ayah, ito ay ibinabasa isang ordinaryong babae na si Khawla, na nung dumating na ito, sinabi dito sa aya ng ibig sabihin sa pinakamalapit sa wika natin ay Qad sami Allah, katotohanan narinig ng Allah. Qad sami Allah qawl, ang salita, ang hinahin, ang reklamo, nino, ng babaeng ito, tujadiluka, na umingi sa iyo ng payo o Muhammad, na sinabi niya doon kay Muhammad alayhi salatu wasalam, anong hukom nitong ginawa sa akin ng aking asawa na pinagsabihan ako ng ganito? At si pinayuhan ng propeta alayhi salatu wasalam si Khawla, sabi niya, O Khawla, ang iyong asawa may edad na, pakitunguhan mo na lang na mabuti, magtimpi ka. Ngunit bago umalis si Khawla, dumating ang aya na ito na nagpapatunay na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkaimportante at pagmamahal sa mga kababaihan. Narinig ng Allah ang hinahin at ang salita na nagsusumong sa iyo yung Muhammad, tasawarukuma, tashtaki ila zawjiha, na siya ay umihiling sa iyo ng payo o siya ay nagreklamo patungkol sa kanyang asawa. Anong nangyari? Wallahu yasma'u tahawarukuma, at Allah ay dinig niya ang inyong usapin. At ang sinasabi dito, Innallaha sami'un basir, nakakarinig ang Allah at nakikita niya at tunay na batid niya itong nangyari. Hanggang dito sa nangyari dito sa kwento na ito, mga kapatid, sinabihan ng mahal nating propeta alayhi salatu wasalam na dito ang isang ruling na pag iyon ay nangyari na pinagsabihan mo ang asawa mo ng ganon o nagbigay ka ng mga salita na parang ganon, ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng bumalik sa kanya hanggat hindi ka magtatlong ruling ito sa Islam. Ikaw ay mag-ayuno ng 6 na araw o di kaya ikaw ay magpalayas ng sinasabi natin kung ano yung mga nasasakupan mo ng kababaihan, at ang pangatlo rin ay ikaw ay magpakain ng 70 mga miskin. Tinanong ang propeta alayhi salatu wasalam si Khawla, kaya ba ito ng asawa mo na siya ay mag-ayuno ng 60 araw? Hindi, dahil sa sobrang tanda na niya, at ganun din yung sa pagbibigay ng pagkain dahil siya ay miskin. At ang propeta alayhi salatu wasalam, nagbigay siya ng tamr bilang tulong kay Khawla, nang sa gayon bumalik ang kanyang asawa, nakamamangha si Khawla bint Tha'laba, at sa kapanahunan ni Umar ibn al-Khattab, at nung siya ay palabas na at kasama ang isang mga karamihan sa mga kalalakihan sa kanilang pakikipagdigmaan, isang babae na tumatawag kay Umar, Ya Umar Amiril Mu'minin, huminto si Umar, pinahinto ang lahat ng mga kanyang mga kawal at sundalo sa dami nila. Nung napahinto siya, pumunta siya sa babaeng ito at siya ay nakipag-usap o mayroon silang pinag-usap panigiling ng payo. Pagkatapos, isa sa mga kasama ni Umar nagtanong, Ya Umar, ya Amirin Mu'minin, sa dami natin, nahinto ka dahil sa isang matandang babae. Bakit? Sino yun, Ya Umar? Sinabi na Umar ibn al-Khattab, paano hindi ako hihinto sa isang babae na dininig ng Allah ang kanyang hiling, dininig ng Allah ang kanyang reklamo, bumaba ang aya patungkol sa kanya, si Khawla bint Tha'laba. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, ang mga kababaihan sa Islam, mga kapatid, napaka-importante sila sa buhay natin. Sila rin kung saan, kung bakit sinabi nga nila na kung bakit in every success of a man is behind him a woman. So lahat ito, mga kapatid, kung gusto natin makita ng isang syudad, ang isang bayan ay maging matagumpay dahil ito sa pag-aalaga ng ina. Dahil ito sa babae. So mga napaka-importante, mga kapatid, at binigyan ng Allah ang pansin ng mga kababaihan sa Islam, respetuhin, mahalin sila, ibigay sa kanila ang kanilang mga karapatan. Bilang panghuli din, mga kapatid, na advice natin sa ating mga kapatid na mga kababaihan, ang mahal nating propeta alayhi salatu wasalam ay nagsabi, pag ang isang babae ay nag-ayuno, pag siya ay kinumpleto ang kanyang mga dasal ng 5 beses isang araw at sinunod niya ang kanyang asawa, kalulugdan siya ng Allah at ang mahal
mahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat siya ay tatanggapin sa kanyang paraiso. Mga kapatid, sa puntong ito, sana po napulutan natin ang mga aral. Mahalin po natin ang ating mga magulang, lalong-lalo ng ating mga ina, ating mga anak, at ang ating mga asawa para ito sa Allah, dahil sila ay bilang nagpapatunay na sila ay mga amana na sila itiwala sa atin, na bawat isa sa atin sa araw ng paghukom ay huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga nagawa patungkol sa ating mga pagsamba, sa ating mga gawain dito sa mundong ito. Hanggang sa muli, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.